Ano ba talaga ang totoong nangyari sa Bataan Nuclear Power Plant? Pamilyar ka ba sa Bataan Nuclear Power Plant? Nagtataka ka kung bakit may nuclear power plant pala ang Pilipinas, ngunit bakit kapos pa rin tayo paminsan-minsan sa kuryente? Ano nga ba ang dahilan? Ang Bataan Nuclear Power Plant na matatagpuan sa Bataan Peninsula ay isa sa mga bagay na hanggang ngayon ay patuloy pa ring pinag-uusapan. Ito ay pinagtatalunan ng marami kung ito ba ay karapat-dapat buhayin at gamitin o hayaang nakatiwangwang ang plantang nagkakahalaga ng $2.3 billion. Ito rin ang kaisa-isang nuclear power plant sa bansa. Ang Bataan Nuclear Power Plant ay naitayo ng gobyerno sa ilalim ng pamumuno ng yumaong Presidente Ferdinand Marcos noong 1985. Katulad ng maraming proyekto ng gobyerno, ang BNPP ay nagkaroon rin ng kontrobersya. Sinabi sa isang report na ang pagtatayo ng planta ay may malaking sobra sa dapat na budget lamang o overprice. Ito ay ang pagkakaroon ng korupsyon sa usaping pera sa pagitan ng kontraktor na Westinghouse Electric at Presidente Marcos. Pati na rin ang mababang kalidad lamang ng pagkakagawa ng planta ay naging usapin sa panahon ng pamumuno ni Corazon Aquino na naging dahilan upang hindi ipagamit at tuluyang ipasara ang planta. Sa kasalukuyan, nagkaroon ng musyon sa Senado para sa kagustuhang buhayin at paandarin ang planta. Ito ay napag-uusapan ng mapapalita ang kakulangan sa kuryente ng bansa dahil sa patuloy na paglago at pagtaas ng populasyon. Marami ang sumang-ayon, ngunit marami rin ang bumatikos. Sinabi ng siyensya na ang pinagtatayuan ng nuclear power plant ay hindi ligtas dahil ito ay nasa fault line. Kasama na rin ang panganib na maaring pagsabog ng isang aktibong bulkan na malapit sa planta. Noong Disyembre 2015, ang International Atomic Energy Agency ay nag-alok ng tulong sa Pilipinas kung sakaling bubuksan muli ng bansa ang planta. Ang pagbubukas ng planta ay may magagandang epekto na maidudulot. Unang-una na nga dito ay hindi ito nangangailangan ng napakalaking espasyo ng lupain. Pangalawa, hindi ito nakakagawa ng usok na maaaring makapagbigay polusyon. Pangatlo, ito ay makapagbibigay ng sapat na kuryente. Pangapat, mas mapapadali ang pagproduce ng kuryente. At ang panglima, mas maliit na halaga lamang ng waste ang nagagawa nito kumpara sa coal mining. Ngunit maaari din itong magdulot ng masamang epekto. Una na nga dito, ang pagdi-dispose ng nuclear waste ay masyadong mahal. Pangalawa, ang pagpapagawa ng planta ay mahal at matagal na panahon ang kinakailangan. At ang pangatlo, ang anumang aksidente ay maaaring maging dahilan ng pagkalat ng radiation. Ngunit ano nga kaya talaga ang pinakadahilan ng ilan na sumasalungat sa muling pagbubukas ng BNPP? Ano nga ba ang sikreto sa mahigpit nilang pagtutol? Sinasabi ng iba na ito ay mapanganib, ngunit ang bansang South Korea ay gumagamit ngayon ng electricity mula sa nuclear power plant nila. Mapanganib pa rin ba kung gagawin ito ng may pag-iingat? Ang planta ay gagamitin upang gumawa ng enerhiya na nangangailangan lamang ng 2% ng uranium, samantalang ang nuclear bomb ay nangangailangan ng 80%.
I don't care where I tap or source my power. My concern is to provide the power. If you can, ang sabi ng ilan, mapanganib nga ba o ayaw lamang nila? Dahil ang ilang senador ay shareholders ng Meralco at ang magiging karagdagang kuryente na magagawa ng planta ay magiging dahilan upang bumagsak ang presyo ng kuryente sa bansa. Ayaw nga ba nila dahil sa panganib o dahil pinipigilan nila ang maaring maging epekto nito sa negosyo nila sapagkat bababa ang demand sa pag-export ng langis? Ang pinakatanyag na sinabi noon ni Pangulong Ferdinand Marcos ay ito, kaibigan. Kabilin-bilin ang kung kinisis kurasan akin ay ipagpatuloy ang Bataan Nuclear Plant kung maaari. Sapagkat kay, I told her, this is the solutions in meeting a country's energy demands and decreasing dependence on imported oil. Ngunit ayaw niyang tanggapin ang aking mungkahi at maalala daw ng taong bayan si Marcos habang andiyan ang Bataan Nuclear Plant. Anong klaseng pag-iisip yan? Ayan ay paghihigante. Huwag natin idamay sa bayan ng Pilipino. Kanya te, balang araw, makikita ninyo, 20 years from now, baksak na ang Pilipinas. Well, Marcos built highways, so don't drive on the highways? You know, Marcos built hospitals, so we don't go to the hospitals? It's just a tool. Nuclear is just a technology. Like any technology, it can be, you can use it for good things or bad things. So I think we need to grow up a little bit, you know? We act like kids. Oh, this technology belongs to those people. That's just, come on. To make a bomb, you have to turn the uranium in the reactors to much higher levels of enrichment. The uranium in a bomb is enriched to get 95% enrichment. The fuel in a nuclear plant is enriched to just 5%. As my friend. Well, so in terms of protecting the natural environment, one of the most important things is that nuclear plants require very small amounts of land, you know, like a couple of football fields. You can produce enough power for 2 million 3 million, 4 million people. To generate that same amount of energy from solar, you have to cover an area over 125 times larger. And in the Philippines, land is scarce. You don't have a lot of land. It's an extra earthquake proof. So it doesn't move even in an earthquake. But actually, it will run without that bracket. That's what makes a nuclear plant expensive. All of these extra little things that it won't move a single bit even during the worst earthquake. You notice that these are not hollow block walls, these are solid, really thick concrete walls, you know, that are earthquake proof. You see for yourself. These containment leaks, all the air here is sucked into a filter system before being exhausted into the atmosphere. Meaning, even if there's a leak here, nothing gets out. So there's a concrete wall, there's the steel containment, and now here, look at this. You see this? That's, I challenge you to find a welding as nice as that anywhere in the Philippines. So there's steel, and then outside there's concrete. So this is the big difference between this and Chernobyl. Chernobyl had no containment. It was a reactor in a warehouse. And when it failed, all escape into the environment. This keeps it all in. So even if we have a meltdown, we have containment. This is not present at Chernobyl. Is it fair to say that the most powerful countries in the world are on nuclear? Yes, that is fair. Yeah. Russia, the United States, France, England are powerful countries. Yeah. But there are some democratic countries like France that decided to stick to nuclear and have a lot to show for it. The cheapest power rates in Europe today is in France. The cleanest country in terms of CO2 emissions and pollution is France. Really? Yes. So countries that have adopted it has a lot of economic benefit and environmental benefit to show for it.
Hanggang doon na lang muna ang ating kwento. Stay tuned lang sa ating channel para makasubaybay kayo sa mga interesting videos na ating ipapalabas. Hanggang sa susunod, kaibigan.